Yo, hello everyone. Good day. Welcome back to my channel. For today's video nga pala guys, pag-uusapan natin yung bagong update ni iPhone, yung kanyang iOS 18. Pag-usapan natin, tatalakayin natin dito sa video to, kung ano-ano nga ba yung mga nabago sa bagong update ni iPhone sa kanyang iOS 18. 'Di ba nung September 16 nga bali nilaunch na yung bagong iPhone na iPhone 16. Mas bali ano nga ba yung mga bagong update sa iOS 18? Bali may 7 update nga pala sa bagong iOS 18. Yung una diyan ay yung Style Your Apps. Mamaya ipapaliwanag ko kung ano nga ba yung mga gamit ng mga bagong update na to at sasabihin ko kung ano yung mga pinaka nagustuhan ko sa mga yon na talagang gamit na gamit ko. So, ito nga pala yung mga 7 bagong update sa iOS 18. Bali, yung una, yung Style Your Apps. Pangalawa, Customize Control Center. Tapos, yung pangatlo, swap out your lock screen controls. Yung pang-apat, say it your way. Yung panglima naman, react with perfect emoji. Yan. Tapos, yung pang-anim, schedule message. Tapos, yung pang-pito, ito talaga guys, yung pinakagusto ko, yung lock or hide your app o yung mga kung ano yung mga ginagamit ng mga apps na importante. O, kung hindi ko yung gagamit nun, hindi niya mabubuksan yung apps na yon, otherwise na itututok niya sa yung cellphone mo. Syempre pag tinutok niya sa iyo, malalaman mo. Depende na lang kung tulog ka, diba? Baka tinutok ng mga asawa niyo, girlfriend niyo, tapos bubuksan nila yung GCash niyo, tulog ka, ma-open talaga yan. So, ito nga pala guys, papakita ko sa inyo, bali screen record ko na lang kung paano ba gamitin yung mga bagong update ni iOS 18 or ni iPhone. So, ito guys. Bali, dito nga guys, kung mapapansin nyo, iba na yung kulay ng aking mga apps sa yan. Bali, yan, tuturo ko kung paano gawin yan. Bali, dito, pindutin nyo lang ng matagal. Kung makikita nyo yung customize, click nyo yan. And then, ayan, mamili lang kayo kung anong kulay yung gusto nyo. Nasa inyo kung ano yung prefer yung kulay na para dyan sa mga apps nyo. Pwede yung violet, blue, green, red. Ayan. Dahil nga ako, syempre para lalaking-lalaking yung dating, pinili ko yung red. Saka mas prefer ko talaga yung color red dito. Ayan. Kung mapapansin nyo, nag-color red na lahat ng mga application ko dito sa aking cellphone. Bali, yung mga nagustuhan ko nga lang palang mga feature dito sa iOS 18, yun nga lang pala yung ituturo ko kung paano i-setup. Dito. Ayan guys. Bali, ito yung pinakaunang nagustuhan kong feature niya sa kanyang bagong update na iOS 18. Yung Style Your Apps. Dahil makakapamili ka talaga ng prefer mong kulay. At ito naman yung pinaka nagustuhan ko talaga sa lahat. Yung safety feature niya. Bali, yung lock or hide an app. Dito yan. Kung mapapansin nyo, na-setup ko na yan. Bali, pag i-click mo yan, nagre-require muna siya ng face app o parang pinaka authentication niya. Hindi nila mabubuksan yung mga apps na lalagyan nyo ng required face app kung hindi nila itututok sa mukha yung mismong gamit mong cellphone. Ito talaga yung pinaka nagustuhan ko kasi safe na safe talaga yung mga apps tulad ng mga GCash, mga Paymaya o yung mga may connection about sa mga pera dyan sa cellphone mo, kaya yung mga picture mo, ganyan, mga tinatago mo. So, take note nga lang pala guys, bago ka mag-upgrade nga pala sa iOS 18, make sure na yung mga parts ng cellphone mo, ng unit mo, ay talagang original pa. And kung napalitan na, make sure na talagang accredited yung gumawa sa mismong iPhone. Based sa mga napagtanungan ko, yung mga iba kasi after nilang mag-update sa iOS 18, nagkaroon sila ng problema. Yung mga iba, parang nag-green screen yata, tapos nagka-problema sa connection, sa camera niya. Mga iba-iba yung mga napagtanungan ko, kasi nag-post din kasi ako. Bago ako mag-upgrade sa iOS 18, nag-post muna ako sa mga group ko sa Facebook. Kasi nga, gusto ko rin makasigurado, yun nga, yung mga nakausap kong mga iba, naka-iPhone din, ay ang nagiging problema kasi nga yung iba, kaya nagka-problema daw sila dahil nga yung mga other parts na pinapalitan nila ay unknown parts. Kumbaga, hindi siya kuwan sa mismong iPhone. Kaya siguro ganun yung iba nagkaka-problema. Pero mostly talaga, nagka-problema sila kasi nga mga unknown parts na yung mga ibang parts ng mga unit nila o ng mga cellphone nila.
Kaya bago ka mag-upgrade, make sure na yun nga yung mga parts ng cellphone mo ay original, o kaya kung may napalitan, dapat talaga maano sa ano yan, sa iPhone. Nasa ganun, hindi ka magka-problema once na mag-upgrade ka na sa iOS 18.